Kailang katuig na nga gidumalahan ni Honorable ABC President Lori Lee Pacquiao ang Barangay Labagal nga Milambo og daghang projects ang naimplementar sa siyang termino. Letter A, mag 9 years. Letter B, mag 7 years. Letter C, mag 11 years. Isen ang tubag, ako balikon, 0915-791-8488 ang inyong GCash number. Mabalik pa ni Engineer Dong Nonyesa o June naman lamang sa pipila ka mga commercial. Sambay! Ikala balik na sa atong 12 oras sa PCM sa Bumbo Radio Jensen. Of course, atong bisita si Engineer Kagawa Dong Bagason Nonyesa. Good morning guys sa ating kaparanggay lagaw, mga Bagason family diya sa may Chongson Street o diya usap sa may City Attorney. Ang barangay leader diha na si Kagawad Jaime Tatot. Balikan na to si Honorable Ronald Dong Nonyesa. Kining nana sa yung second term sila si ABC President Lori Lee Pacquiao. Og nahinahinay na po nga doon na yung mga kalambuan, mga projects in so far as sa inyong barangay and kauban ang barangay council. Konsehal Nonyesa, sir. Oh, actually, sige kong biskong, dagan na yung nag-text ako ng mga official ko na ito. Ato kong i-greet ang ato mga kaubanan ng mga public servants sa Barangay Labagal, labi na sa ato mga banggitan o mga very industrious ng mga purok officials, no? Purok chairman. Of course, sa kaubanan ako sa Barangay Council, sa Katibukang Barangay Council, of course, headed by our very resourceful, very active, punong barangay, murag wala man yung kakapuyan sa sige lipot. Punong barangay Lori Lee Pacquiao, may muntag kap. Padayon ta term, no? Katong istoryahan na ito ganiya, katong mga notables accomplishments. Actually, daghan na siya, di na ito maisa-isa, no? So, actually, dito sa first term, dahil tayo nakapalit. Dayon tawag isa ka kuan, isa ka dump truck po. Dump truck. So, katong doon ka dump trucks. Lagi paulam ni Senador. Actually, ang intention ni Senador ito, di ulam. Ihatag niya ang tato. Katong doon ka dump truck. Pinuto niya atag kung ni Senador malipak niya ka dump truck. Pero, ako una-una po. Once ihatag kong good, ang full responsibility sa repairs and maintenance, lisod kayo. During that time, first time pa kami, naglisod pa kami pa kung saon. So, we thought of, instead of receiving it, iyahan na lang. Eh, anyway, siya mag-iapon na mag-maintain. So siya talang nag-stop. Iyahan ang truck. Iyahan repair and maintenance. Of course, pati fuel. Then actually, moving to one, to second term. Moto gani, very convincing ang second term sa tutunong barangay. So during that time, medyo nakareact, relax na tagamay. Dito ni Banat ang barangay council karoon ang pag-procure ang mga heavy equipments. So second term, during that time, naana si Kwan, si Congressman Bobby Pacquiao. Masigsa wala na kaya. OFW na. Bili. Actually, si Congressman Bobby Pacquiao. So, council, siya ang political life. Sa barangay Labagal siya nag-Kwan, nag-umpisa. Isip, usaka, sangguni ang barangay member. During that time, sa iyang time, dito naka-procure of heavy equipments like road grader, kinahan lang mag-inasyonal, kaya matagkaroon ko niya, sige, tag-request sa city engineers. Og karing bang lift, karing itong ladder, karing sa mga electric lights, gani, during sa second term, grabe ang among pagpamalit og mga street lights, kaya nga naman, sayot ang liwanag sa ato mga streets, usa ka dakong taktong na siya makatabang sa pisang ugnay. Sa makapahubos sa crime rate. Pero dili itong nagbutang-butang niya, na ay mga dati nga mga street lights na siya. Ang street lights na bayaran, mga po na siya. So kato mga existing busted na nga mga kuan, gipang replace na mo ito tanan. So gani, bisag ka mo, mulit mo at buwanto mo sa barangay naman, eh medyo kuan na gina. Ayak na gina siya. So nindot during that time. And siyempre sa ato mga rescue disaster trucks and patrol, then nakapalit ang additional 2 garbage trucks and others. Then mula gina sa second term is more on murag ipadako ang kapasidad sa barangay para ang atong trabaho sa public service, especially dito sa response of maintenance, mamaayo. Then padayon, during that time, ang pag-implement sa mga infrastructure projects, nga actually, ubay-ubay yun po ang naimod niya. Appeal na niya,
initially ang pag-stock o additional dito lang umpisa sa second time katong satellite office sa Dunya Solidar. Sa second time doon siya, umpisan doon siya. And of course, pipila ka mga road completing projects. And of course, moving to Juan, diretso lang sa third terms, tuloy-tuloy na muna siya katong mihimo ng mga programa sa second term, forward sa third term. Actually, sa third term, dito haros na kita nante. Tibuok, tibuok, haros na kita nante. Apit ang escape. So, probably, this is the first time in history sa political history. Sa barangay politics. Gikan sa punong barangay, down to sangguni ang kabataan official, inaharos na muka nante ang slate. So, buta sa buta na, very overwhelming yun ang ipakitang suporta sa tibuok katawahan sa barangay Labangan. Karon, mao na siyang ginatawag na to na third term and legacy term sa atong punong barangay. So dito lang punta mo concentrate sa isgutan ng infrastructure kaya naman sayod man ta ang governance. Lima na siya kapaktor eh. Dili ang infrastructure isa lang na siya. Karing ginatawag na ko na social development, environmental development, economic development, infrastructure, institution development. So lima na siya actually imong tutukan niya. So ang akong gitakil karon is dito lang ta sa infrastructure development sector. Siguro si in some other time in bitawon po nato tumutubanan nako nga nag-handle sa different committees. Labi na sa social services. Hantay mong kaibisan dito mo istorya, makita mo nga sa social media. Kung sa ginabuhat sa tutulong barangay in terms dito sa programa sa social services. Labi na. Kaling programa sa mga senior citizens dito. O kaling mga assistance sa assistance in crisis situation. Kaling may nanibang AX, Centralization, AX, Centralization, tawag ganit, kaling mga mortuary and others. So, grabe mo ang pagpaningkamot sa itong punong barangay, no? Suportahan ang itong katawan. And sa third and final term, akong kitanaw mga isuon, pag-abot nito sa infrastructure, sulod sa mag 11 years na. Grabe, no? Murag tubag naman. sa wala nakabantay. Mag 11 years na ang pangutundanan sa itong punong mga isip, punong barangay sa barangay Labangan. Kung akong kitotal, adunay 238 million. Dako ano? Sa 238 million? Sa 11 years. 238 so, million. So, cumulative from the first or the yes, down? Yes, cumulative. Okay. Katong nabang-alan ako, kaya na may mga projects usahe nga. Katong direct projects lang yun, infrastructure projects, nga may kalimbigitan na atong punong barangay. Kaya kung atong tanawon, wala man ako giapin na mga DPW initiative sa mga highways na to, mga road maintenance and others. Katong lang yung may kalambigitan ang barangay council siya magyapon ng head o katong initiatives ginabalik-balik na ko nga mga pondo nga iyang na-access sa national and akong kitanaw gikan sa national fund, city fund, barangay fund, 238 million worth of infrastructure projects. Pero actually ang uban ani ongoing pa pero siyempre mga committed expenses naman na siya unbidden. So, pero sa 238 million, muninindot, 160 million anak, gikan sa opisina ni Senador Manny Pacquiao. Okay. 160 million. O, muninindot, naman si Congressman Bobby Pacquiao. 27 million pesos. The worth of infrastructure project. Gani ka rin 27, hanay, humana ni talan. Humana ni talan yung mga proyekto. And sa barangay fund pod, kahit papaano ang barangay na amang gini 20% local development fund. Mandato mo ginagya. Pero sa kasayuran sa uban, dili lang tanan infrastructure project natin. Pwede po sa gamiton, pamalit o gipi po. So that's why akong kitanaw at 42 million, ni average me o 4 million per year sa infrastructure project. 4 million na siya. Project. And of course, di ba kay Senador, 160 million. Ang kay Congressman, 27 million. At sa Barangay Labangan, 42 million. Eh, pasalamat po ta sa city, kaya naapod sila yung 9 million. Na ginugang po. Actually, naapay uban din, pero atong sa listahan, more or less naasa 9 to 10 million for the assistance. So, inana kada po ang mga infrastruktura
nga mahimo o mahimo pa sa barangay Labangan pinaagi sa liderato sa atong punong barangay noon ni Ripakya. Kung akong gikwinta pero, unsa ka dako onan to 138 million? Tepa, katong gingin mo 238 million, apil na to ang infra, apil na to ang katong mga heavy equipment. Ah, wala yung labot to. Oh, wala. Ang ingon ako nga po dito, infrastructure, wala na ako gikwinta ang infrastructure lang gina siya. And, kung akong pintahon, ang 238 million na initiative, di ba gikwinta na ako ganyan, on the average, naami sa 4 million infrastructure lang. So, kung ikaw ordinaryo, ordinaryo ka nga punong barangay na kay 4 million kada tuig. Karing 238 million pila ka tuig. Di mo mahuman eh. Muna eh, ginaingan. Gikwinta na ko, ter. 60 years. Pati buwang nataan. Sabi na. Bot pa sa bot. So ito pa, og ordinaryo lang ka nga barangay kapitan, ganang sa by process, og wala kay connection, wala kay kailan sa national government. Sa isintaan Diyos. Sa isintaan Diyos, yung mga paning 238 million, liman ka. Wala para ba? Wala para ba na human kayo? May 2022 pa. So, kahit anak ang may tabo sa barangay Labangan, ang infrastructure project supposedly nga himuon sa isa ka punong barangay, 60 years, nahimo niyang sa sulod sa 10 years. So, inanak importante o doon na tayo leader, nga dili lang naikasing-kasing mo servisyo. So, sa laktod, dili na siya mag-lisod, magpadagan isip executive. Kay ang iyang function sa barangay, executive naman. Sa 10 years. Sa 10 years. So, napakita mo yun sa atong punong barangay. Sa uban mo ginako sa 10 years. No? Ipakita niya dito ang iyang leadership, ang iyang karisma po sa mga kauban. Ganit, tingnan ako, higikan sa duha, may mong lima karupito na. Tananag yun ng uban. Pag tibuok na mga naasaya. Ganit, gawas pa na, sayo mo kita nga ang liga ng mga barangay presidensya mga po. So, in terms sa leadership yun, sa lodo ko sa among punong barangay, ganyan yung ipakita. How much more ka kung tibuok Jensen kay na-experience na na yung ABC President? Gawas ana, Terryo, na ay importante nga nakita na ko sa qualification sa leader. Sipi, naanong tayo yun, makita mo gina ko. It's not enough yun. Yeah, ikaw, sulti ka. Andam po ang servisyo sa inyo, kaya na ako'y kasing-kasing ang servisyo. Kung puro kasing-kasing lang nag-utok. Wala, kaya po na siya. Ano man, resources. Mga igsuot ng resources ang number one nga tinangunan na to. Kaya kung wala ka resources, unsa ako na din mo. Example na to, nag-attend mangin ko sa CDC meeting, City Development Council meeting. So diha, ginatakel mga igsuot. Kaya ginatawag na itong annual investment plan. So, AAP. Atong AAP, sa akong may nunduman kung isakto siya, bago na ito eh, mga 2 weeks, 3 weeks, ago lang ito eh. Ang annual investment plan sa city for 2022, total ha? Total. 12 billion. 12 billion. Lucy, 12.7, I think 12.7. Basta naa sa 12 billion. Karang ginatawag na itong investment plan mo isoon, murag shopping list na siya. Shopping list pa nga. Multi-sectoral na siya na planning, kadiin na itong gihan ay tanan ng atong shopping list. Maunay gusto na itong may tabo sa Ciudad General Santos. So, mo ito ideal. 12 billion. Pero yun naman lang itong kwarta. Ang punto alone is... Ang punto, ako nabaran ko, tama ko, nasa less than 2 billion sa 1.9. Pero kung madugang itong sa Mandanas, na 2.1. 2.1. So, gamay ka po, hindi ka po sa may tabo. Bot pa sa bot. So, may ngutag 2 billion, 12 billion, wala ganyan siya ka 2%, no? 10% is 1.2, 2%. 20%. So, may tabo niya. Ganyan din sa planning na ito. Puro na yung damgo niya. Ganyan, akong kitanaw dito sa atong annual investment plan for 2022, ang pinakadako dito nga naibahin ang infrastructure development. 6 billion! That's 6 that's billion! Pero namutahan ako, 6 billion ang atong panglantaw nga atong gusto may tabo. Pero namutahan ako, kapila atong budget sa local development fund sa city. So, naara sa 300 to 350 million. So, katong 6 billion ter na kinahala na ito, i-construct. Hindi nga may tabo, ano man. Eh, 300 million na yung mukortay. Asa man ka mga ato? Bawa ganin niya siya. Maunayin ako nga, siguro sa, siyempre na ano magkita sa pagto mong election, no? Pumili magkita ko ng executive. Para sa ako, ah, para may experience ako, ako ito ang katawan sa ako, ah, dili lang paigo kung naa kay panglantaw. Di ba? Kaya naa may istorya nga ang General Santos City mahimong next Singapore. Okay, bro, ginanagot na next Taiwan ba, mga ginanagot na pwede po. Pero una-una,
asa ka mo ang pundo. Oh, tama. Mm. Importante karon unsaon pag-access sa national fund nga katong mga damgo dili magpabilin nga damgo. Nga damgo. Tinuod ba na? Tinuod gyud na siya. So muna sa mga kapakban o sa itong mga suking tipo minaw ha, ako lang i-scroll magunik kay nana sa mga 103 gana na ba ang nagtubag no? Sige lang kay ang gusto nilang i-clarify o ibalik itong tubag kaganihan ni kagawad Dong Nunez. So muna ito, hindi na naman usap ito. So gikan sa 2010, huwag mo nang ipo na siya until 2021, lagi na sa mga kuhan, mga pila ba, mga 11 years no? Ang pagserbisyo ni Kapitan Lorelyn Pacquiao sa isip punong barangay sa Barangay Labangal. Ari ko sa mga satellite offices, kani kay bag-o ni Gonzial ha, kani mag mga satellite office, for example, Barangay Labangal, dako kayo, dili lang na makater ni sa barangay, barangay mismo, diya sa mga porok na yan, sa barangay hall ninyo. Bago sila. So, kaya tukong sa gidak-o sa barangay, inyong marginyong i-distribute ang kuan ang pag-servisyo sa mga tao so nagmuntar mo og mga satellite office. Yes. Tama ba ko? Yes. So, ang say rational ni Bagyulan eh? Ang Barangay Labangal actually, yes.